No, minsan daw po merong isang nanay na isa yung mata. Meron po siyang maliit na anak, batang lalaki. Lumaki po yung batang lalaki na kinamumuhian niya. Ayaw po niya yung itsura ng kanyang nanay dahil isa lang yung mata. Ikinahihiya po nung bata ang kanyang nanay. Hindi po niya maipagmalaki ang kanyang nanay sa mga tao. Kaya nga po, pag naglalaro sila ng mga kaibigan niya, ayaw po niya dinadala yung mga kalaro niya sa bahay. Dahil ayaw po na makita niya na mga kalaro niya ang kanyang nanay. Pag po may PTA, pinapatawag po yung mga parents, hindi po niya sinasabihan ng kanyang nanay na pumunta sa eskwela kasi nahihiya siya, baka makita ng ibang parents ang kanyang nanay. Hanggang po mag-graduate po yung bata, hindi po niya in-invite ang kanyang nanay sa graduation dahil ayaw niya makita ng ibang taong kanyang nanay, isa yung mata, ikinahihiya niyang itsura ng kanyang nanay. Hanggang na pong nakapagtrabaho po yung bata, iniwan po niyang kanyang nanay, siya po ay nakabili ng ibang bahay, nakapag-asawa, nagkaroon ng sariling buhay. Numisan daw po habang nasa bahay yung anak, pero po napadaan na pulubi at tumapat po yung pulubi sa bahay niya, kumakatok. Sumilip po yung anak, nakita po niya yung pulubi, matandang babae, isang mata. Alam po niya yung nanay niya yun. Pinabayaan po niya kasi hanggang ngayon, kinakahiya niya ang kanyang nanay. Bakit hindi maganda ang kanyang nanay, hindi kamukha ng ibang nanay na dalawa yung mata. Pinabayaan niya pong katok ng katok hanggang nagsawa yung matandang babae, umalis. Pagkaalis po ng nanay, lumabas po yung bata at nakita po ng anak na nag-iwan po ng liham yung kanyang nanay. Binuksan po niya at binasa niya. At sabi po ng nanay, anak, alam mong mahal na mahal kita. Kahit na kinahihiya mo ko, mahal kita dahil anak kita. Sa pagmamahal ko sa'yo, ang hindi ko sinabi, nung maliit ka palang aksidente, naglalaro ka ng gunting at natusok mo ang mata mo. Hindi ko matiis na lumaki ka na hindi normal. Kaya binigay ko ang aking isang mata sa iyo. Dahil anak, ang ikinatutuwa ko ay yung maging masaya ka sa buhay. Niyak po yung bata kasi hindi po niya alam. When a man is happy, the man acts like a child. But when a woman is happy, she acts like a mother. Huwag mong hihintayin ng iyong ina ay matanda na, mahina na, may sakit at siya ay mawala bago mo sabihin sa kanya ang tatlong salitang ito. I'm sorry, I love you, and thank you. Iparamdam po natin yung ating pagmamahal sa kanila.